Patay ang isang batang lalaki sa San Vicente, Ilocos Sur matapos makagat ng aso. Ang nakapanlulumo rito, mga kapuso, yung aso kinatay pa raw at inulam ng ilang individual. Yan ang tinutukan ni Ivy Hernando. Nagsisisi at puno ng pagdadalamhati si Lola Presi ng Barangay Bantaway, San Vicente, Ilocos Sur matapos masawi ang apong si Jojo, 11 gulang dahil sa rabies. January 20 nang makagat ng galang aso si Jojo. Nasa bukid daw noon si Lola Presi. Kinagat ti aso nila payag na naipasla ka noon, naibaking niya yun. May mga sinarab na magkanoon nila payag na. Pinatandok lamang si Jojo at pinainom ng gamot dahil sa kakulangan ng pera. Pero February 19, dinala sa ospital si Jojo matapos manginig. Nakitaan na rin ang sintomas ng rabies dahil sa takot sa ilaw. Huli na na mapagdesisyon ang pabakunahan dahil February 21, nasawi na ang bata. Nagtigil-gil lang, hindi man taray may ospital. Sige lang man. Ang galo dami din ta, kalakanumo nga na di agwasang-wasang dayin. Yung fight area, malapit sa utak, lalong-lalong bata itong nakagat. Mabilis mag-travel yung virus. Agad na inilibing ang bata matapos mamatay, alinsunod na rin sa patakaran ng health authority. 5 sa kaanak nito na naging close contact, ang Noy agad na binakunahan kontra rabies. Positibo sa rabies ang aso matapos ma-examine ang ulo nito, pero ayon sa Provincial Veterinary Office, sa halip na ilibing ang aso ay kinatay at inulam pa ng ilang individual. Mataas ang risk niya talaga kung hindi agad mabigyan ng bakuna yung post exposure, lalong-lalo kung kinain yung utak. Alam naman natin na ginagawa na lang ng pulutan. So kung kinain ng tao, ay pasbiti na mahahawaan siya ng rabies. Agad umunong nagsagawa ng contact tracing ang LGU upang mabigyan ng bakuna ang mga kumain sa karne ng aso. Panawagan ng otoridad maging responsableng pet owner. Huwag hayaang gumala ang mga alagang hayop tulad ng aso at pabakunahan ng anti-rabies. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.